Bukas na po nakatakdang ibalik sa Canada ang tonel-toneladang basura na ilang taon nang nakatambak dito sa Pilipinas. Ang Canada raw ang dapat sumagot sa gastusin niyan, bukod pa sa multa na dapat nilang bayaran dahil sa matagal na pananatili na basura nila dito sa ating bansa. Nakatutok si June Veneracio. Kung wala ng mga biglaang balakid, bukas tuloy na raw ang pagpapabalik sa natitirang 69 na container ng basura sa Canada na nakaredy na ngayon sa Subic Bay International Terminal Corporation. Everything is all set. Sana nga po, ito na ang araw ng pag-alis ng mga basurang ito. Nakakuha ng kopya ang GMA News ng re-exportation order. Ito ang pinaka-importanting legal document para maisakatuparan ang pagpapabalik ng basura sa Canada. Dito nakasaad na napatunayan sa mga naunang pagsusuri na ang mga container ay naglalaman ng municipal solid waste, kagaya na lang ng mga gamit na hiringgilya at maruruming diaper. Sa bisa ng re-exportation order, inililipat na sa Canada ang pagmamayari ng basura at dapat sagutin nila ang gastos sa pagpapabalik sa kanilang bansa. 2013 hanggang 2014 pumasok sa Pilipinas sa magkakaibang batch ang mahigit 100 container ng basura mula Canada. Naitapon ang ibang container ng basura sa isang dump site sa Tarlac. 69 ang natira. Sa loob ng 5 taon, naging seryosong diplomatic issue ito sa pagitan ng Pilipinas at Canada na nauwi pa sa pagbabanta ng gera ni Pangulong Duterte laban sa Canada at sa pagpapauwi ng mga opisyal ng ating embahada roon. Napakahalaga. Ito unang-una para sa ating bansa. Ipinagpapakita na political will is really very important. Sa latest update mula sa SBMA, 1:30 ng hapon bukas ang dating ng MV Bavaria, ang barkong pagkakargahan ng mga basura ng Canada. 3:00 ng hapon inaasahang aalis ang barko. Nasa 139 milyon pesos ang kabuang multa na naipon dahil sa matagal na pananatili ng mga container ng basura sa Subic Bay International Terminal Corporation. Ang posisyon ng gobyerno ng Pilipinas, dapat pati ito ay bayaran ng Canadian government at hindi lang ang gastos sa pagpapabalik ng basura sa kanilang bansa. Kapag natapos na ang re-exportation ng basura, tatalakayin na ng Interagency Task Force ng Pilipinas ang mga detalye ng paniningil ng dapat bayarang multa. Sinusubukan pa namin kuda ng pahayag ang Canadian Embassy sa Maynila tungkol dito. June Veneracio, nakatutok, 24 oras.